this is Allen of Labuyu Gang TV. Omar B on the playlist. Today is Sunday and papunta tayo sa ating isa sa ating mga partner farm para mag-harvest tayo ng mga sili. Primutali, Yellow Habanero, Red Habanero, and Carolina Reaper. So, mababang biyahe, mga isa't kalahati to 2 hours ang biyahe natin ngayon para mag-harvest. And, yun lang, intro, pasok! So, andito tayo ngayon sa mamahaling lugar. Papapull tank muna tayo. Full tank, miss, ha? Mamahaling lugar. Nya, isa po ka coolant, miss? Coolant? Oo. Okay. So, ayun mga kalabuyo. Halfway na tayo. Papunta dun sa partner farm natin. May isa tayong cute na pasahero. Hi, Primo! Sa Jollibee, bili muna tayo ng baon natin para dun sa farm. Six piece na chicken joy. Namay peach mango pie. Pila ganyang box. Saka kuhan lang, 2 pieces lang na peach mango pie. Tutulo. 3 piece niya. Kuhan namay sundae. Tulo ka sundae. Plain lang ang isa, ha? Plain lang. Ang duha. Duha, plain ang duha niya. Isa lang na itumulit. Upat. I-share lang ako kay Primo ako. Maulang, tulo lang ka sundae. Maulang. Mga kalabuyo, andito na tayo ngayon sa ating, isa sa ating mga partner farm. Ang Mabe Konko. Yan. Ito sila ang isa sa ating mga partner farms. Ayan, o. Andito yung mga mukha namin, no? Closer, dom. Andyan yung mga mukha namin, no? Whoop, whoop. Yan yung mga sili. Yan. Kiyap na kami. Yan. Kiyap na kami. Tara. Primo! Yan na, hinihingal na si Primo! Tara. Let's go! Dala kaming lunch. Kasi dito kami magla-lunch ngayon. Lunch at the farm. Yun! Ganda ng view, di ba? Ganda ng view. Oh, yun, oh. Ganda ng view. Later, mamaya, papakita ko sa inyo ang mga greenhouse. Ayan yung farm dog. Farm dog namin, farm dog, si Primo. Dung, punita dung, kaya nairo line dung. Oh, ara, mga alpha dere, muna mga alpha male dere. Ito na tayo ngayon sa isa sa ating greenhouse ng ating mga Primo Tali. Ayan. Yan yung isolation facility. Sa ibabaw ng bundok. Yan. Yan, o. Tapos na sila nag-harvest. Di na sila nakapag-antay sa akin. Bibidyuhan ko pa sana yung mga primutali na nasa puno pa. Yan. Nakaharvest na sila. May konti kaming harvest. Konti lang. So, ayun. Pasok tayo sa greenhouse, guys. Ayan. May footbath kami dito para sa biosecurity. Yan. Hapak tayo sa footbath. So, ayan na. Dito na tayo ngayon sa greenhouse ng mga Primo Tali. Ayan. Ayan, o. Ayan mo. 5'9 po yung height ko. 5'9 yung height ko. Ayan po. Comparison purposes. Ayan. Pasok tayo sa mga kaloob-looban pa. Ayan. Medyo pangit yung mga dahon, no? Pero kasi normal lang naman yan kasi nga organically grown. Wala tayong ginagamit na chemical dito. Tapos nasira pa ng ulan. Puro ulan kasi ngayon dito. Kaya ayan, may mga nasira konti na mga puno. Pero patuloy pa rin tayong nag-harvest dito.
Ayan o. Ayan o. Mga bunga pa o. Ayan. Medyo maliliit na. Kaya nga, nagtanim na kami ulit na naman ng bagong batch. Pag, para, pag natigil na sa harvest dito sa area na to is, meron na tayong mga kasunod na batch pa. Ayan. Doon pala mas magandang mga bunga o. Ayan. Ang ating Primo Tally Farm ng Labuyugang. Mga Primo Tally. Ayan. May second floor pa yan. Second floor pa. Ayan o. Ayan. Ayan. Sayang, natapos na sila nag-harvest. So, di na sila nakapag-antay sa akin kasi may lakad pa raw sila. So, ayun na lang. Pakita ko na lang sa inyo mga puno. Kung gaano sila kaliliit. Maliliit lang yung mga puno namin. Ayan. Pakita namin sa inyo yung mga bunga ha. Ayan o. Ayan. Ayan yung mga bunga. Ayan. Medyo maliliit na. Kasi nga matanda na rin yung mga puno. Mga puno na to is ano na, mga 7 months old na to. 8 months old. Check ko sa record ko mamaya kung ilan ang exact age ng mga puno na ito. Yan. Salamin sa ulit inyo, sa inyo ulit ha. Yan. Oh, ginastosan po talaga ang setup na to. Yan nyo. Yan, drip irrigation ang tawag dyan. Para kung nagpapadilig kami, isang on na lang ng switch, dilig na agad. Tapos ito, mas less stress sa roots. And mas matagal matuyo yung lupa para hindi matuyuan natin mga ating mga sili. Yan, mas tipid rin sa tubig. Grow more and less. Yan yung motto ng kumpanyang nagsusupply sa amin ng drip irrigation. Grow more in less water. Tipid sa tubig yan. Tsaka walang stress sa ugat kasi nga mahina lang yung pressure, patulo-tulo lang yung ano, yung tubig. Ayan o. Ayan. Buntot. Ayan, mga Primo Tally Red yan guys. Seed source namin ay si Jim Moro. May nga po, ay may ngunto. Say hi to my vlog. Ayan, labas tayo. So ito ang greenhouse one. Ang greenhouse 1 is ano, naka-net lang siya. Net lang yung ate, pero may pangalawa tayong greenhouse, pakita ko sa inyo. So, puntahan natin yung isa pang greenhouse na under experimental pa namin. Inoobserbahan pa namin kung alin mas maganda, yung net lang ba or ito. Ayan. Naka-UV siya. Ayan, naka-UV plastic. Para hindi siya maulanan kasi yung mga sili natin is very sensitive siya sa tinatawag natin na overwatering pag naulanan. Madali lang siyang masira, madali lang magka-fungus. So ayan. Oh, pakita ko sa inyo ang view. Yun, pakita ko sa inyo ang view. Ito ang tinatawag namin na isolation mountain. Yan. Pasok tayo sa loob. Ayan, pasal tayo. Yan. Pa. Yan yung tinatawag namin na isolation mountain. Yan, kita nyo yung greenhouse dyan sa baba. Tunnel. Tunnel type na greenhouse. Yan ay ano, mga reaper pa yan. Pero itong isang greenhouse, dalawang greenhouse to na tunnel type. Yung isa piniprepare na para sa expansion namin ng Primo Tally. Yan. Yung greenhouse na yan. May isa pa yan sa baba. Ha, nakakahingal. So, pasok muna tayo dun sa isa pang greenhouse para makita nyo yung mga tanim namin. Yan. Suki natin. Yan. Dito kami nagtitimpa ng ano, mga fertilizer. Yan. Tapos ididrip yan. Papunta doon sa mga greenhouse.
Yan. Kapasok tayo sa isang greenhouse. Sa greenhouse to, ito naka UV plastic siya. UV plastic siya, guys. Ayan. Tingnan niyo. Yan. Ayun, andito na tayo ngayon sa greenhouse 2 ng mga Primo Tali. Ayan, UV siya. Ayan. So kung napapansin nyo, kahit hindi kayo nagtatanong, meron tayong mga gagamba dito. Ayan. Dami nating gagamba. Kasi nga, wala tayong ginagamit na chemical pesticide. Ayan, or chemical fertilizer. Kaya hindi sila namamatay. So malaking tulong din ang ginagawa ng mga gagamba dito sa loob ng greenhouse. Kasi nga, sila yung kumakain ng mga natural prey. Predator sila ng mga peste. Yung mga peste is mga prey nila yan. Kinakain nila yan. Yan. So, hindi masyadong maganda yung mga dahon. Pero, napakarami pa rin bunga. Hindi naman importante yung dahon. Kasi na, hindi naman yung dahon yung ibibenta mo. Ang bunga naman yung ibibenta mo. Ayan o. Yun. Ito sa inyo itong mga, ito yung kadalasang gusto ng mga tao eh, yung mga ganyan yan. Pero sa amin, hindi importante sa amin yung forma, ang importante naman sa amin is yung anghang tsaka yung lasa nya. Yan o, yan, kita nyo ba? Diba? Yan o, yan o, yan, may tatlong bunga sa isang node. Ayan. May mga nagtanong din sa atin na kung sino ba yung seed source natin ng mga Primo Tali. So, ngayon, i-explain ko po sa inyo na kung sino po yung seed source namin ng mga Primo Tali. So, yung mga Primo Tali namin, ang seeds nito is nabili pa namin galing States pa. Galing US pa. Kay Jimmy Pickles or Jim Morrow. So, ang ginawa namin noon, umorder kami ng seeds ka from Tony Sherwood, which is kaibigan din natin na taga US din. Sikat din dyan sa chili industry yan si Tony Sherwood kasi mga OG yan eh. So namili kami ng seeds kay Tony Sherwood, tapos nag-request kami kung pwede ba siyang makapag-order ng seeds doon galing kay Jimmy Pickles or Jim Morrow. Tapos siya na lang nagpadala. So sinip ni Jimmy Pickles papunta kay Tony Sherwood, tapos si Tony Sherwood na ang nag-ship sa atin papunta dito sa Pilipinas. So yun, brief history ng aming mga Primo Tali, guys. Kasi may nagtatanong kung, "Oy, Allen, legit ba yung Primo Tali mo?" Yes, legit yung Primo Tali namin. And isolated pa. Ayan, kita nyo naman sa greenhouse, oh. Oh, ayan. Isolated po siya. Walang ibang variety na katanim dito. Puro Primo Tali lang to lahat. Isolated siya. Yun, ayan pa, oh. Pakita ko sa inyo yung mga bunga. Ayan. Ang layo ng production niya sa Reaper. Sobrang lakas mamunga ng Primo Tali. And mas maanghang siya. Para sa akin yun, ha. Mas maanghang siya. Kaya nga, ganito. So, nakababa yung mga dahon. Kitang-kita nyo. Walang dilig yan. Ha? Isang linggo na yung walang dilig. Yan, tuyo na tuyo. Oh. Kakaulan lang kagabi, pero tuyong-tuyo. Yan, tuyong-tuyo. Yan, oh. Yan, walang dilig yan kasi ano, para mas stress kasi yung bunga, mas stress yung puno, mas stress yung bunga, mas lalong aangang daw siya. Ayon sa ating mga kaibigang expert sa pagsisili. So ayun. Yan, pasyal-pasyal ko kayo, ha. Pasyal ko kayo, you know. Yan. Tinig nyo, may nagsichinso. Ayoko ng tunog na yan. Kasi pag mayroong ganyang tunog, ibig sabihin may punong pinuputol. Ayoko ng may punong pinuputol. Yan. Nire-ready na namin yung isang greenhouse. Ito na naman. For expansion ito ng mga Primo Tali. Yan. Suki natin. Para makita nyo. Tunnel type na greenhouse na expansion ng mga Primo Tali. Yan. Ang tagal na kapagpahinga nito. Mga mahigit sobra 6 na buwan tong nagpahinga tong area na to. Pinagpahinga para tumaba muli yung lupa. Para maganda na siya ulit pagtaniman. Yan sa likuran is isa pang greenhouse ng
Reaper yan dyan sa baba. Unti-unti na namin pinapalitan yung mga sili namin ng Primo Tali. Yan. Ayan yung mga ano, mga drip irrigation yan. Yan. Lalagay yan doon pagkatapos ng land preparation. Yan. Naka-drip irrigation yung mga setup namin, mga sir. Para sa kalidad. Di kalidad ng mga produkto. Ginastosan talaga setup ng drip irrigation. Ayan. Ito lang yung pag gusto kami, gusto naming magdilig, ito lang yung ino-on namin. Yan. Tapos may nagdidilig na, automatic na. Hindi na namin kailangan na tiga-dilig. Bawas labor na din. Yan. Ito. Yan, yung greenhouse na yan is greenhouse ng mga reaper yan. Mahigit isang taon na to. Isang taon na tong mga reaper na to. Yan. Yun o. Tignan natin pasukin. Kasi ayan, baka mahirapan tayo. Kasi nagugutom na rin ako. Gusto ko nang kumain. Gusto na namin mag-lunch. Kanina pa nag-aantay si Dodong. Pagod ka na ba, Dong? O, akyat tayo muna dito sa ano. Pakita namin sa inyo dito. May treehouse dito, guys. Ayan o. Woo! Sarap. Yan, ito yung tinatawag namin na isolation mountain. Puro isolated naman at lahat ng mga nakatanim dito. Kita nyo naman, may apat na greenhouse. Actually, may isang greenhouse pa doon sa taas. Medyo malayo, doon naman nakatanim yung mga yellow habanero. Hindi natin mapupuntahan sa ngayon kasi nga, umalis yung mga partners natin. Tayo lang yung andito. Harvest lang sila. Tapos, iniwan na nila yung harvest para kunin ko na. Ayun guys. Kaya tayo. Wow! Sana all! Sana all dong. Ba? Sana hindi ako mahulog dito habang nagbablog. Yan! Kakyat na rin tayo dito sa kanyang treehouse. Wow! Sana all! Yan, mas ma-appreciate niyo yung view dito. Puno to ng mangga, guys. Tabi-tabi po. Yan. Tabi-tabi po. Yan o. Yun. Yan yung greenhouse. Tunnel type na dalawang tunnel type na greenhouse. Ayan. Yan. Tunnel type na greenhouse. Tapos. Yan yung experimental. Na naka-UV and ito yung greenhouse 1 ng mga Primo Tali. Yan. May mga napunit na. Yun. Ano? Kita nyo naman. Sobrang ganda ng lugar, guys. Yung partner natin is nagbabalak sila ng agritourism dito. Unti-unti namin dinidevelop yung area. Tsaka ko din, unti-unti ko rin pinopromote yung area para maraming pumasyal dito habang ano pa. Pero malayo, patagal, medyo matagal pa yun kasi naayos pa nga yung area. Pero open po sila sa mga visitors. Kasi nga, agritourism nga. So, kung gusto nyong bumisita dito, PM nyo lang ako. Tsaka para ma-guide ko kayo papunta dito sa ating partner farm. Kasi nga yun, for agritourism po sila. Suportado din po sila ng ano, kahit naman ako, suportado din ako ng Department of Agriculture through the Young Farmers Challenge. Bigyan po tayo ng 200,000 last December as award. Dapat igastos natin yun sa ating negosyo. And sila din, partner farmer din natin, suportado din ng Department of Agriculture through kadiwa naman yun sa kanila. Nabigyan sila ng mga grant, mga traktor. Ito, yung mga drip irrigation na yan, I think, is ano lang yan, grant yan mula sa DA. Kaya yung mga ibang materials na ginagamit. Ayan, yung drip irrigation na yan. Ayan. Yun. So, baba na tayo sa baba. Since tapos na lang mag-harvest, sayang, hindi ko napakita sa inyo yung pag-harvest. Kasi nga, nagmamadali sila. Kasi may lakad pa raw sila.
So, pakita ko na lang sa inyo kung ano yung na-harvest namin today. Dali na natin ang konting harvest. Yan. Pati ano, sponsored by DA, Department of Agriculture, High Value Crops Department, Region 11. Thank you DA. Laking tulong nyo sa aming mga farmers. Thank you Department of Agriculture. Shout out sa inyo. Tsaka sa mga ano, Young Farmers Challenge, mga batang magsasaka. Shout out sa inyong lahat dyan. Magtanim lang kayo ng magtanim. Huwag kayong ma-discourage agad. Kung mag-failure man ang inyong project ngayon, eh huwag kayong tumigil sa pagsubok. Subok lang na subok, tanim lang ng tanim. Dito na tayo ngayon sa receiving area ng ating partner farm. Kasama ang ating godmother natin sa agriculture, si Ate Ida. Say hi to the vlog, Ate Ida. Hi. Kasama natin si Erwin. Ayan, sama din si Primo. Tsaka si Alas. Ang chocolate ni Alas. Ha? Hi. Hi. Ayan, sama si Primo. Primo! Dali na. Oh, ayan na, lunch time. Ayan lang yung bao namin. Oh, kung tira. Sige na, Alas! Chocolate! Asa mo chocolate? Nice. Ha? Nasalamat na. Nasalamat ay. Thank you! Sige na. Ayan yung view namin habang nagla-lunch, oh. Ayan yung view namin habang nagla-lunch. Yun. Let's go! Let's eat! Kain muna kami, guys. Guys, tapos na tayong mag-harvest, tapos na rin tayong magtimbang. So ngayon, ikakarga na natin sa ating sasakyan yung mga harvest. So, naka-arbor pa tayo ng dalawang seedling ng bayabas. So let's go. Ayan na yung harvest. Dala-dala na ni Erwin. Yun yung harvest natin. Let's go. Daming pechay! Yan na, mga yellow hub. So ayan guys, isa sila sa ating mga partner farmers. Andito tayo sa bahay nila. Say hi to my vlog te. Dabay ko regalo sa imo ha. Pinakitante ka, nagpaulan-ulan ka. Picture one can danger, nagpaulan-ulan ka. Nagpasilong ka sa payag sa kandingan, mga nato. Anak ko yung regalo sa imo, pero hindi na kamabasa sa ulan. Yan na guys, sobrang init. Nandito yung skaga na namin, mga reaper. Reaper. Yan yung harvest natin ngayon, may reaper tayo. May Primo Tally. Yan, Primo Tally yan. Ito yan, Primo Tally. Yan, reaper. Ayan. Ayan ang water source ng aming mga tanim dito. May rampump yan dyan. May pump niya nagpapaakyat ng tubig mula dyan papunta doon sa taas, doon sa greenhouse namin. Yan o, yan po, may mga tanim pa sila doon sa taas, o. Naka drip irrigation yan lahat. Walang mga tanim dito na hindi naka drip irrigation. Social tong farm nila, diba? O, naka solar pump pa na grant ng Department of Agriculture. Shout out to Department of Agriculture. Maraming salamat sa inyo. Laking tulong. Oh, yan pao. Yan pao. Grant ng DA yan. Oh, oh DA oh. DA yan. Ha? Project ito ng Kadiwa on Wheels. Ayan. Ganda ng processing nila. Gumagawa sila dito ng mga kalabasa powder tsaka kalabasa chips. Yan. Yan yung kalabasa nila. So, ito yung processing area nila. Pasukin ko yung processing area nila. Yan. Ang ganda ng mga makina nila. Ito, slicer daw to eh. Slicer. Yan. Yan, yung pulverizer nila. Yan yung pulverizer. Gaganda ng mga machine nila. Ito naman, dehydrator. Yan. Yan, yung dehydrator nila. Yan. Ganda ng dehydrator. Yan yung brand, oh.
Ang ganda. Mas maganda pa yung mga kagabitan nila kaysa sa atin. Kaysa sa Nestas Chili Company. Mas maganda pa yung mga gamit nila. Yan. Dehydrator. Yan yung mga trays ng dehydrator. Ito na yung finished product nila. Yung kalabasa powder. Ang dami pong uses nito. Pwede po siyang gamitin as soup. Pwede din siyang pagkain sa pagkain ng bata. Ang kagandahan nito is, ang kalabasa na to is organically grown. So, chemical free. Napaka-safe para sa ating mga anak. Pwede itong ilagay sa pagkain ng mga bata. Baby food. Pwede din sa soup. Pumpkin soup. Yan. Actually, partner farm natin to. Ito. Baka soon din, magtuturo tayo ng chili processing sa kanila. Turuan natin sila gumawa ng mga sauce, mga chili garlic, mga vinegar, para meron din silang sariling products para sa mga tanim nila. Okay? Yun. Ganda, napakaliwalas. Sobrang ganda ng area nila. Bring their own eco bag. Eco-friendly farm kasi to. Organic farm. Very eco-friendly sila. So, ayun din. Dito din ako na-inspire sa kanila na mag-go organic. Sila din yung nagturo sa akin. Yun. So, yun nga. Napansin ko rin sa sili. Compared sa synthetic fertilizer to organic. Dati din ako kasi akong synthetic ang gamit ko as fertilizer para sa mga tanim ko. Pero nung na-discover ko na mas maanghang para sa akin, mas umanghang yung sili, mga tanim namin na sili, nung nag-organic na kami. Organic na yung approach namin na mga tanim. Sa aming mga tanim, yung fertilizer. So, ayan. Hindi pa tapos yung ano. Ayan, may stainless na lababo sila. Yan ang mahugasan ng mga raw material. So, yun lang. O, ayan, mga kalabuyo. Nakarga na lahat. Ang ating harvest for today. Karga na lahat. Ayan. Karga na lahat. Harvest. Nag-stop over muna tayo dito sa burger house ng ating kaibigan. Yan, sa burger house ng ating kaibigan. Ibigyan din natin siya ng mga primutali. Yan. Sakto lang din, on the way lang siya. Dito kami ngayon sa Burger Alley. Yan na, Burger Alley. Vloggerista, wow. Influencer! Pasalubo! Ayan na, niluluto na nila yung aming order. Chef Jacko! Si Jack TV yan, may YouTube channel din yan siya. Pressed to perfection. Boom, balabak. Kaon. So, yun. Kakain na kami dahil napagod yung kakabiyahe. Matatapos ang ating video. Sana ay matutunan po kayo today. Let's call it a day. Don't forget to like, share, and subscribe. Labuyo Gang out!